lahat, ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking pong gagawin. So, ngayong araw po na to ay itutuloy po natin yung ating pag-rewind sa discussion ng ating part 3 ng DIY booster amplifier. Sa part 3 natin, ito na yung in-rewind kong input transformer ng ating booster. So this time, ang gagawin naman natin ay tayo ay magre-rewind ng output transformer na kung saan ay pinagbabasihan natin na habang lumalaki yung output transformer ng ating booster, ito ay lumalakas. Pero once na lumalakas to, natural po ay dapat magdagdag tayo ng power transistor. Pwedeng taga-lawa, pwede rin taga-tatlo, taga-apat, bali 8 piraso. At the same time ay dapat ang ating power supply na gagamitin, kung ito ay gagamitin natin sa indoor, kailangan mas malaki yung ating power supply. Kung 2 channel, dalawang malaking output, dapat ang transformer ng power supply natin ay mas malaki dun sa dalawa na yun. Dahil ang booster amplifier ay idinesign na pang outdoor, na ang ibig sabihin ay mas maganda kung baterya ng sasakyan ang gagamitin natin, dahil high current ang battery ng sasakyan. Kaya lang hindi maiwasan na minsan ay gusto natin sa loob ng bahay. So para maiwasan yung humming, dapat ang power supply natin ay mataas ang amperahe. At yung input at output ay pareho nating babarnisan na katulad ng ginawa ko nung dito sa ating input transformer. So ipapaliwanag ko ulit sa inyo yung diagram kung ready na kayo para makapag-rewind tayo. So puntahan na natin at aralin muna natin. May ginawa kasi akong data na hinanda para makuha natin yung number of turns ng ating output transformer. So ready na tayo. So ito yung ating schematic diagram ng ating PNP booster amplifier na ang ginamit na transistor ay MJ2955-2. So dahil ang pag-uusapan natin ngayon yung pag-rewind ng ating output, dahil sa naunang video natin ay nagawa na nating i-rewind ang input, at ito yung kinalabasan ng data ng input ng ating transformer. So yung primary number 24, secondary is 29, ang size ng core natin ay 1/2 by 1/2, primary 60 turns at secondary ay meron tong ikot na 210 times 2. So ito yung kanyang diagram ng ating input transformer. Kaya dito sa ating output transformer, kapag pinalitan natin to ng mas malaki, mas maganda na magdagdag tayo ng transistor sa baba at dito sa taas. Ibig sabihin, ipaparal natin base sa base, emitter-emitter, collector sa collector. Okay, so alamin na natin ngayon kung ilan number of turns yung ating output. So ito yung data na hinanda ko ng ating output transformer. Meron akong 50 watts, may 70, 120, 150, saka 250. Ang size ng wire natin, so 50, number 22 yung magnetic wire, number 21 sa 70, number 20 sa 120, number 19 sa 150, at 18 sa ating 250 watts. So habang nagbabago yung size ng magnetic wire natin, of course yung ating size din ng core o EI core ay magkakaiba. So 50, number 22, 3/4 by 3/4 na merong ikot na times 2 na 95 sa dalawa. So ang nilagay kong transistor sa bawat channel ay tag-iisa. Kaya pa to ng power supply natin na 6 ampere, pero mas maganda kung up, kaya nilagyan ko ng up dito. Pwedeng 8, pwedeng 10 ampere, 12 ampere, etc. So tayo po ay magpo-focus sa 70 watts kasi ito po yung meron akong materialis sa ngayon. Ang gagamitin kong size ng wire ay 21, 1 by 1 yung ating EI core.
ganun din yung size ng ating bobbin. So, kaya one by one, na merong turns na 100 times 2. So, kung itong gagamitin mo, dapat 4 na piraso na yung transistor natin at 8 ampere. Mas maganda kung mas mataas pa sa 8 ampere. So, itong isinulat ko na to ay minimum lang to. Mas maganda kung mas mataas na yung amperage natin para ma-minimize natin yung humming ng ating booster amplifier. 120, number 20, 1 and 1/8 by 1 and 1/8. So, 105 times 2. 6 na piraso na transistor at number 12 ampere pataas ang ating power supply. So, 150 watts, number 19 magnetic wire, 1 and 1 port by 1 and 1 port, 110 times 2, dalawang 110 at 6 na piraso na power transistor. So, 12 ampere pataas ang kailangan natin. 250 watts, number 18, 1 and 1 half by 1 and 1 half, 115 times 2 or dalawang 115, 8 piraso na power transistor at 15 ampere or pataas. Ito yung ating output transformer na tatlo lang ang magiging wire natin o terminal. So ang ikot nito mula dito is 100 turns, sa taas din ay 100 turns. So time is 2 nga. So all in all ay 200 turns pero may center tap tayo at ang size ng wire natin ay number 21. Kaya ang kinuha ko 21 na pumapatak to na 70 watts at ang bobbin natin ay 1 by 1. So ito yung ating output na i-rewind. So tatlo lang ang terminal. Wala siya dito sa kabila. Ito yung mga materials na kailangan nating ihanda. So kung ready na kayo, mag-rewind na tayo ng ating output transformer para maihanda na natin lahat ang materials. So, ito na yung ating rewinding machine. So, ito yung ating bobbin na ang sukat ng ating i-rewind ay 1 by 1 na merong ikot na 100, center tap another 100. So, kaya kung ready na kayo, so mag-rewind na tayo. Natin to tapos maglalagay tayo ng center tap. Ito na yung pinaka-center tap natin. So, 100 turns. So, another 100 turns. Pwede natin itong lagyan ng masking tape. So, para medyo humigpit. Another 100 turns.
ayos natin ito ngayon. Lalagyan natin ito ng piece paper. At nabutasan na natin yung piece paper. Itatahin natin ito. Tapos ihihinang natin. Ilalagay natin ito dito. Ayan. Bubuhol natin. Tapos ihinangin. Madali lang naman. Pag naikot na natin ito, tapos lagyan natin ng wire, tapos piece paper. So, para ito ay hindi ito mabasa-basa, mahatak yung wire. So, ayun. So, lagyan ko ngayon dito. Tapos bibenta natin. Lagi ang masking tape nandito sa gitna para pag nilagyan natin ang EI ko, hindi na siya makikita. Okay, so, pwedeng isahan, nasa sa inyo na, pwedeng dalawahan. So, nasanay lang ako lagi sa dalawahan para medyo mas mabilis. Lalagyan natin ito ng transformer legs. Parang ginawa natin sa mga transformer natin. Ayan. Tapos puro din naman. Ito na yung transformer legs natin. Tornillo. Tapos babarnisan natin para walang ugong. Abangan nyo yung susunod na video natin pag gaganahin natin ito. Thank you.
lang ang buko. Ayan. So matatapos na tayo yung kabila naman. Pero pagka ang gusto nyong ikabit ay transformer cover, yung mga natatandaan nyo yung booster, nakaganon sila. Hindi lang sakto kasi yung size nito, kaya hindi ko ginamit. Kaya, ibig sabihin, kapag ganito, ilalagay mo talaga yung transformer sa loob ng kaha ng amplifier na gagawin. Papunta sa speaker. So, i-testing natin. Gamit tayo ng tester. Dapat to ay merong deflection. So, dahil po konti lang naman yung ikot neto, kaya pag tinignan nyo, halos napakababa lang ng resistance. Ayun. Okay, so, sa kabila. Good. Grounded. Wala. Okay, so, okay na yung output transformer natin. So, ipababad natin ito ngayon sa barniz. Para magigpit yung winding sa loob at hindi kalawangin yung TI core natin at magigpit yung wire, magnetic wire at yung ating TI core. Kasi tumutunog to kapag lumuwag at nagkakaroon ng ugo. Yan, so ibababad natin ng konti. So, at patutuloy ko na lang maya-maya. Nakatapos na naman tayo ng isang pagde-demonstrate about sa output transformer. So, abangan nyo yung mga susunod natin na gagawin na pagaganahin natin ito. Lalagyan natin ng transistor at lalagyan natin ng mga resistor, kapasitor at iba pa. So, itataas ko na. Patutuluin natin. So, muli po, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy po na sumusubaybay sa aking channel. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat po ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!